Kumusta ho ba talagang presyuhan ng bigas ngayon sa mga pamilihan? Mula ho sa founder at presidente ng Rice Up Farmers Inc., si Elvin Laceda. Magandang morning po sa inyo, si Johnson and Joyce. Kumusta ho kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat, Sir Johnson, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig po. Opo. Kasama ho natin din si Mary Joyce. Ano po, ang inyo ho bang grupong Rice Up Farmers Inc. ay kabilang sa mga rice retailer or paano po ba? Kasama kami sa mga producers, no? Meron din kaming mga sinusuportahang mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka dito sa Central Luzon at sa Mindanao. Opo. Meron ho kasi kaming mga nakakwentuhan na ilang mga rice retailer din ho sa Metro Manila. Ang kanila hong reklamo ngayon bakit daw ho parang patuloy yata ang pagtaas ng presyo ng bigas? Pwede ho ba ninyong makumpirma kung may pagtaas nga ng presyo ng bigas or wala? Ganito po kasi, sir, no, bago kasi dumating sa mga pamilihan yung ating bigas, no, maraming dinadaanan po yan para sa mga retailer. Kaya yung kung bumaba man yung presyo ng well-milled or milled na bigas or napalay, hindi pa mabilis na maramdaman ng ating mga retailers and especially mga consumers. Kaya kami, lagi namin inihimok yung mga retailers at gumagawa kami ng sistema na direct purchases, no, sa mga grupo ng mga ating mga magsasaka para mabilis na magdaman ng mga retailers at consumers kapag may mga pagbabago sa presyo. Kasi kasalukuyan, ano pa rin eh, ganun pa rin ang pagkuha, for example, yung presyo ng palay, no? Hindi pa rin tumaas, di rin naman bumaba yung presyo pa rin ng pagkuha ng palay sa mga probinsya. Opo. So kailan po kaya, Sir Elvin, kung hindi pa ngayon, nararamdaman yung talagang pagbuhos ng supply sa merkado, kailan po kaya siya mararamdaman sa presyo? Dahil noong kalagitnaan ng October kasi hanggang ngayong Nobyembre niyan, peak na po ng ating ani, no? Yeah. Hopefully, makatulong yung increased of production ngayong Disyembre, no, before mag-Christmas. Yun yung talagang hope natin na yung pagtaas ng ani ngayong November ay maramdaman ng ating mga consumers by December and January. Hopefully. Kasi minsan nagkakaroon pa rin ng artificial price increases dahil sa may mga ano pa rin kasi syempre yung dahil sa pagdating din ng import, so syempre may ano din yun, may hopefully dapat nga bumaba yung presyo pag marami ang imports natin. Just recently tayo pala ang number one importer ng rice, no, sa buong Southeast Asia. So yun lang, dapat talaga bumaba yung presyo ng retail price ng rice dahil malaki yung importation natin. Opo. E anong nakikita nyo yung dahilan bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa kabila ho ng meron naman tayong importation, panahon din ng anihan ng mga magsasaka ngayon, eh ba't ganun ang presyo? Kung mapapansin niyo sa ano kasi sa rice trading, sir, ang nakakalungkot kasi pag babaan na ng presyo ng bigas, hindi ganun kabilis, no? It's just the way it is, unfortunately, no? Pero dapat talaga kasi merong sa mga lokal na pamahalaan merong provision po ang I just forgot the law, pero merong local price coordinating council. Sa pamamagitan dapat ng local price coordinating council na mamonitor yung presyo sa even sa mga munisipyo or even barangay, sana ma-implement yun para nang sa ganun yung ma-proteksyonan yung ating mga consumers. Kasi kung tutuusin, dapat talaga ngayong peak season, especially ngayong December, bumaba yung presyo ng bigas. Opo. Magkano hong monitoring po ninyo ng farm gate price ngayon ng palay? Opo, ngayon naman po, ang pinakamataas po na presyo, lalo na kung ito ay variety na 218, umabot po ng 22, no? Yun yung pinakamataas na presyo. Mm-hmm. Sa mga varieties naman po na hindi ganun kaganda ay umabot po ng even 15, no?
15 to 16. Opo, yun ho, Sir Elvin. Per kilogram. Yun po, Sir Elvin, ay yun hong bagong ani pa lang. Ibig sabihin na hindi pa napatutuyo. Ano na po? Hello? Sorry. Opo, naibilad na ba? Tuyo na ba? At pwede nang ipakono, ganon? Magiging bigas na? Depende po. No? Pero yung sinasabi ko pong 22 to 23, dried na po yun. No? Ayun. Dried na po yun. Eh, yung mga magsasaka kung base experience natin, no, mas gusto nilang ibenta yung ano na, yung wet pa, yung bagong kaanip, kasi ayaw na nilang magkaroon ng labor cost at ibang cost. Pero mas mura yun, ano? Kaya yun din. Kaya dapat pala ganapin din yung ating mga drying machines, no, sa ating mga maliit na cooperative at association para makabawas sa cost na nagpapataas naman ng retail price. Opo. Ito pong nabanggit ninyong presyo. So, ang farm gate price nga po nabanggit nyo, kung hindi kagandahan yung varieties, 15 to 16 pesos. Pag medyo okay-okay po, nasa 22. Pagdating po sa merkado, magkano na po pumapatak ang presyo ng mga yan? Actually, alam mo, base sa ating computation, dapat nga, ang talagang retail price, dodoblehin mo lang. Oo. For example, if it's 22 pesos, 44. It should be 44 to 45 pesos, no? Okay. Dapat ganun, kasi doon pa lang makakabawi ka na talaga, lalo na kung volume. Ang nakakalungkot kasi, ito pa yung sistema na dapat hindi din nangyayari. Ang local production kasi natin, mas mataas ang presyo compared dun sa import, no? Ngayon ang ginagawa ng ibang retailer, sinahaluan nila ng local rice yung mga imported para tumaas yung presyo. Mm-hmm. Ang unfortunately, there's no machine for us to validate kung yung binebenta dyan sa kanto or sa palengke or sa retailer ay purely local rice. Kasi hindi naman na alam ng consumer kung talagang yun ay purely imported or local. Kaya yun din isang system din na apektado yung ating mga consumers sa guarding it. Opo. Sa mga hinahalong mga local rice dun sa imported, tapos sasabihin na ano to, local rice from Nueva Ecija or Mindoro. Opo. Meron po tayo ngayon, Sir Elvin, na bago pong DA Secretary at ang bilin nga po ni Pangulo Marcos sa kanya ay talagang tutukan yung pagpapababa po ng presyo ng agricultural products. So kayo po, sa side po ninyo, ano maipapayo po ninyo sa bagong kalihim ng DA para mapababa po talaga yung presyo? Kami naman, no, we welcome the appointment of the new Department of Agriculture Secretary kasi sa pamagitan noon, meron ng isang tao talaga na talagang tututok, no, sa ating sektor. Ikalawa, dahil entrepreneur po si Secretary Laurel, inaasahan din namin na, for example, dito pa lang sa rice industry, magkakaroon talaga ng value chain, kumbaga reintegration, na kung saan sana mas mapaigting or mas masimplify yung supply chain at ng bigas at iba pang mga produkto, nang sa ganun talaga makita saan yung mga gaps na kumbaga may leakage, yung kumbaga nag-leak na kumbaga dun sa supply chain, na kung saan ma-stop yun nang sa ganon, yung mga presyo pagdating sa consumer at retailers ay hindi ganon kataas. Kasi kami talaga, we are working for direct purchases or as much as possible, mas maikli na supply chain, nang sa ganon talaga, mas mura ang pagdating sa mga consumers. Opo. Sir Elvin, meron ho kasi kaming tanong sa aming mga tagapanood at mga tagapakinig, dahil marami daw hong wastage ng bigas ngayon ng kanin. Yung iba nating kababayan, o order ng isa, dalawa, hindi naman nauubos. Eh, meron hong nagsasuggest, ang Phil Rice ho yata'y gusto nilang i-push na maging batas, yung pagsiserve ho ba ng half cup na lamang na kanin sa mga customer. Ano ho ba ang take po ninyo? Talaga bang gaano kalaki ang nasasayang po nating kanin ng mga Pilipino? Actually po, even before pa mapapunta sa pagkainan ng ating natin, yung bigas ay almost ano na po, one-third ang nasasayang, no? Ang solusyon talaga dyan, dapat pa lang sa
production and even post-production, meron na tayong intervention para maiwasan yung waste, yung food waste. And then sa mga naman natin consumers, I think let's try yung suggestion nila na half cup rice. Kung naman pag sama-samahin natin ang collective nating pagiging responsible, ika nga, I'm sure meron namang epekto yon. Pero talaga dapat paigtingin yung before pa dumating sa plato or sa bibig ng ating mga kababayan, meron ng intervention para sa dun sa wastage ng ating pagkain. Alright, hindi sir, lamang sa bigas at iba pa. Sir Elvin, maraming salamat sa oras po ninyo, ha. Maganda umaga po at mag-iingat kayo. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Thank you. Si Sir Elvin Laced, ang founder po at presidente ng Rice Farmers Inc.